Hey guys, hello, welcome back to, I wait. Oh, welcome back to the game 2 ng ESL One Katowice. This is OG versus Gambit Esports game 2. And we are your casters. My name is LV. My name is Chris. And guys, may kasama na din ako. Hindi na ako so ay na pa ako Hello. nasasolo eh. Finally, may kasama na ako. Yan, so. Nadadating ko lang. So, ayan, let's see. So let's start with this draft. So Cottle Lifestealer opener for OG, while Gambit Esports opening with their Chaos Knight Chen, tapos Juggernaut with the third pick. So masasabi lang natin, itong Chaos Knight Chen na to na pinauso ni Secret last time, malakas ito in the lane. Malakas yung synergy nung crit at saka nung damage buff ni Chen, along with CK's crit yun. While here in OG naman, Nike's really strong laner, really strong meta pick right now. Cottle na nerf siya pero he still does his job. Ni-nerf lang naman pag nagka-refresher na eh. Yes. So, malakas pa rin siya as a siege, as a sustain hero, saka big AoE damage pagdating sa lane. Yan. So, tingnan natin the third pick ng OG. They got the MK right away. I feel like magmi-mid agad tong MK, Ito possible na, yun nga, possible mid lane Monkey King, possible rin na i-flex kasi si Jerax naglalaro rin ng Monkey King to eh. Okay. So, Yun. pwede din mag-roaming, no? Okay. Tamang talon-talon na sa may mga puno. So, instant pick ng Phoenix by Gambit. Phoenix really strong against Monkey kasi pag nag-ult si Phoenix, yung, tawag ito yung ult ni Monkey, hindi naman umatak ng egg eh. At the same time, baka maputo niya yung puno and whatnot. Strong laner, attack speed slow, long range initiation, may slow din, big team fight. So, yun. Siguro ito yung pang-counter nila sa Cottle. Alright. Pero, But, ayan, Phoenix pick. Anong, yun lang, mahina yung Phoenix against Lifestealer kasi pagka-rage ni Lifestealer, atakin lang niya yung egg eh. Oo, tama. So, parang hindi siya masaslow kahit na natamaan siya ng Fire Spirits. Kaso, I don't know, maybe they're going for the support Phoenix ata. Kasi they got the Chaos Knight. They have the Juggernaut din naman. So, So, itong most... Enigma pick. Enigma pick, pwedeng 4, pwedeng 3. Hindi pa natin masasabi kasi hindi nga natin alam kung sino gagamit itong Monkey King na to. Pero I think maganda din pag ano ba tawag na ito? Offlane Enigma. Kasi mababawasan yung Experience. yes, experience ni Juggernaut dito. Kasi tama, kasi experience heavy si Phoenix as a support. So, kung nade-deny nila yung range creep every now and then, yun, may magag... Parang nawawalan din ang experience ng Phoenix. So, kailangan na lang ng OGs ma-stop yung pull. Hindi nila payagan mag-pull tong Phoenix na to for the experience. Uy, pero grabe, grabe, binan nila yung Meepo ah. Bakit may Meepo god ba dito? Kasi lag kanina ko pa I mean like yesterday, kapon nga, kinast ko nga tong Gambit. Wala naman ako nakakita. I don't know kung may Meepo god ba dito or Ganun like ba? siguro ayaw na lang. Ang alam ko malakas Visage nila. Visage at saka SF. Oo, Visage. Visage and SF. Si Pero, Dasak. oh, si Dasha. Dasha sa Visage. Tapos si Afo Ninja sa kanyang SF. Yes. Hello, Charles Cabal. Dave Zan Morales, what's up? Shout out din sa'yo. Tama pa ba score? Best of two? Oo, best of... Ay, what the heck? I'm so sorry. Sorry, sorry. Nalagyan ko ng one yung EG, OG. Pero walang ano yan. Walang score yung OG. Zero yan dapat. Sorry. Thank you for pointing that out para ma-edit ko. Tama ba? 10 seconds. Yan. So, Ox na, Five thank you, seconds thank you. remaining. Ano pangalan mo? Carl, thank you. Yan. So, let's go back to the picks. Yeah, so yung hintayin na lang natin last pick ng OG dito. Pwedeng offlane, pwedeng position 4, pwede rin mid lane nila. Yan. So, we see the Puck. So, most likely, it's a mid Monkey King, offlane Puck, position 4 Enigma. Pwede rin maging support yung Puck. Hindi natin masasabi right now eh. Very flexible yung pick nila. Let's see how Gambit reacts to this with their last pick. Most likely, they're mid laner. Wala pang mid ang Gambit eh. Tsaka 'di ba yung Ten bagong ano, seconds. bagong update ng POC ngayon is if ever makukoil nila tong Phoenix, hindi siya makapag-dive, 'di ba? Tulad ng AMD makakapag-blink, tama ba? So ito, Razor mid last pick.
Yan. So, di naka-live kanina yung game 1. Hindi, kasi kinakas ko pa yung MDL noon, yung EG versus RNG. So, that's why, dapat, wala dapat yung, ano, yung, wala dapat magkakast itong OG Gambit. Kaso, napaaga, and then, may parang 2 hours ata na vacant. So, ayun, ikakast ko itong game 2. Kasi after dito, Secret versus FTD na yung ikakas namin. So, that's also best of two. So, tignan natin yung picks. Actually, position 4 itong Monkey King. Topson is going for the puck. Tapos, position 3 yung Enigma. So, yun nga, very flexible. They're sending the puck versus the Razor, Enigma in the offlane to deny the range creeps. Tapos, Jerax in Monkey King. Very well known si Jerax as a Monkey King player as position 4. So, more of a stun to. Stun saka slow. Saka vision. Yun yung ginagawa ni Jerax. So, imimid talaga nila yung puck dito, no? Kala ko, support to, pero hindi pala. Hindi to best of 3, best of 2 lang to. Group stage pa kasi to eh. Fnatic, what time laban? Later pa, mga 12 midnight. Alas 12, pre. Same lang kagabi. How about Secret versus Mineski? Naka-live na doon sa page ni Polly, I think. Kay Polly ba sila nag... Oh, sa page ni Polly. So, just search Polly Dota. Yung O, zero yon. Sa Polly. Sa page ni Polly. Andun naka-live si Polly and si Lucify. But, okay. So, papakilala muna natin yung ating mga players. For the side of OG, No Tail would be the Keeper of the Light. Si ILTW naman yung ating Life Stealer. Jerax would be the MK. Si Seb, yung ating Enigma. And, wait, sorry. Topson would be the Puck. Alright. For Gambit naman, we have FNG on the Chen. Aki on the Chaos Knight, Afo Ninja on the Razor, Immersion on the Phoenix, and Dasak on our Juggernaut. Yan. Shoutouts, Cash Boys, Allen, Alwin, Robert, Irwin, at Babaerong Abner here from Doha, Qatar. Yan. Grabe ah, kanang, parang kadag-kada game ko. Nakikita ko talaga yan. Sobrang haba. Hello, Reniel Allen. Yan. Ano kalaban ng Fnatic later? Chaos. Oh my gosh, Chaos. Mapapanoorin ko yan. Yan. Namimigay ka pa ng cast. Huwag kang makulit. Maaga ako bukas, pre. 10 ako bukas, pre. Di mo ako papatulugin. Nakikita natin na they're sending this Juggernaut on the offlane along with the Phoenix to fight the Kotel Lifestealer din. So, tatlong runes going to Gambit. 4 runes. Oh, 4 runes going to Gambit tayo. Ano mataas camera? Ito na yung pinakaya, no? Tata, ayun, o. Oh. Ayan. Yan na yun. Yan na talaga yun, eh. So, Lifestealer and Keeper of the Light. 2-1-2 yung pipiliing laning ng ano. Kasi I think yung si Jerax naman, hindi naman ata magsistay ng lane to, eh. Oops. Okay. So, yun yung maganda sa pack, di ba? If ever na yung static link lang siya nito ni Razor, mag-yellow, sorry, orb out lang siya para mabubutol agad yung ano at hindi siya makukuhaan ng malaking damage. So, tignan natin itong top lane. Tignan natin kung itong decision ng Gambit to switch lanes would be beneficial for them. Para sa'yo, Ox, mas okay ba na si ano? Si CK yung tumapat dito kay Seb. Pero sa akin okay lang. Wala naman ganun kalaking difference. Pero mas malaki yung kill potential nila. Mas madaling patayin yung Enigma eh. Kumpara dun sa Lifestealer. Lo, kita mo yung tumatalon lang tapos bumalik. So nangungulit-ngulit lang si Jerax. Nagpapakita lang yung unggoy. Yan. So, bottom lane, ayun na nga titapatan na si Dazak for that open wounds from ILTW. Dazak, he still doesn't have any skill. Wala pa siya piniling skill dito, ha. Ano yan? Ba't di pa siya kunumpo mo? So, hinuhold niya yung skill point niya. Para, siguro, ano yun? Parang baka gusto niya mag-healing ward if ever masyado silang na, ano, ng ulumin. Napaaga yung ano. Masyado silang naharas na itong Keeper of the Light. So, mukhang nahihirapan yung Gambit sa offlane na to. Yes. I feel like mas maganda pag sa top na lang eh. Kaso, although may mag-level gap din naman kasi because of this
Enigma. Kaso hindi din kasi masyado nakaka-form at nakakawawa dito sa bottom lane. At ako, ayan pa. Pero Blade Fury na nga yung kinuha niya agad. So Dasak, naisip niya kaya din naman ata niyang lanean without that healing ward pa. Pero ubos na tong regen ng ating Juggernaut. I think wala na rin regen tong Phoenix na to eh. So kailangan na nila yung Courier to stay in the lane. Yes. Ayan. So actually ito yung pinakamalaking advantage ng Radiant. Yung pull, yung large camp pull. Oh, ito. Yun o, yung large camp pull na yan, napakalaking problema yan as a Dire team. Kasi pwede mo i-pull yung small camp, pwede mo rin i-pull yung large camp. Oops! Pero Topson, my gosh, na solo kill dito sa middle lane. And first blood will go to Afoninje. So siguro nag-overextend na naman si Topson. The usual, very aggressive player si Topson. And na-punish yung aggressiveness niya this time around. Yes, but sa top lane, oh, di pala. Kala ko may go-go sila dun. Pero tingnan mo ha, nag-TP na dito si Immersion. So tina-try lane na nila dito yung baba. Ayaw na ayaw nilang pa-farmin to si Lifestealer. At saka napaka-game changer itong Chen. Kasi nakakuha siya ng ano, Harpy? Harpy ba yan? Yung Harpy creep ano, na may Chain Lightning. So ayaw, 100 plus damage. Level tapos ang bilis ng cooldown. Oh my gosh! Yun. Ano nga, namatay na nga at eto, isa pa. Ups, joke lang. So that's one of the strongest creeps Chen can get at level 1 right now. Kasi yun nga, hindi na siya pwede kumuha ng mga large camps eh. So mga small and medium na lang. Na-nerf na kasi okay. Yung ano. So hindi na siya makakuha ng ganito. Or level 4? Level 4? Talaga? Level 3 yata eh. So basta level 1 and 2, yung mga maliliit lang. Golem, Purge, Mana Burn, mga ganun. Hello, no, you Galde. What's up, shoutout? But naging 1-1 sila i-game 2. Hindi 1-1, ano yan? 0-1 yan. Sorry. So, nilipat nila yung Chen sa baba. Inakyat nila yung Phoenix. Better decision siguro kasi nahihirapan nga yung Juggernaut sa baba. Oh, pero tinalunan na si Old Aki dito. But CK, very tanky hero. Mahihirapan sila kahit anong haras nila dyan, magre-regen yan. Kasi yung KO Strike niya kasi, masakit pa, may crit na nga, may lifesteal pa. So yun, CK very well known as an immovable object na ngayon in the lane. Kasi every 4 seconds may libre siyang 100 HP, 50 HP. Dahil dun sa passive niya, yung Chaos Strike pa yan, yung crit. May lifesteal na kasi. So every 4 seconds, atake lang ng creep. Balik HP niya. And grabe, sini... so pati yung Harpy, hini-heal na niya. Oh, natatawa nga ako eh. Parang hindi na pinapriority ni Dasak yung HP niya. Eto na lang. Grabe naman yung mga haras na ito. Tapos isipin mo, may ano pa, may pangdadag mana pa to si... Ay, hindi naman pala. Joke lang. So parang nagsasalitan na lang sila. Cottle Blast, Chain Lightning, Cottle Blast, yes. Chain Lightning. Tignan natin. So far, Razor leading in our last hits. Most likely dahil nga na first blood niya, may item advantage siya. Oy, saka may damage yan. Pero pinapasok na naman and one more hit from Afoninje will kill Topson dito sa middle lane at mag-TTP lang siya papunta sa shrine and then go back to the middle lane again. Naku, grabe. Kinumit na din niya yung ano niya, yung Eye of the Storm niya din eh. So, very problematic to kasi feel ko pinick nila yung point, yung puck for Topson para hindi siya mamatay para easier time in lane. Pero at the same time, namatay na siya 2 times wala pang 10 minutes into the game. Yes. So tingnan natin ano gagawin ng Gambit with this lead sa Razor. Right, pero dito sa bottom lane ako, hinahanap na si FNG dito at masuslow pa nga siya with that open wounds and that Illuminate from No Tail will secure the kill. And grabe, sobrang annoying talaga nitong Keeper of the Light din, o laning phase. Mahihirapan ka talaga eh. Isipin mo may healing ward na nga yung Juggernaut. Ganyan pa rin, nahihirapan pa rin sila. So Cottle kasi one of the stronger low-level heroes. Yung level 1 pa lang, illuminate niya 200 damage na. Ayun, 200 damage yun. At the same time, meron din siyang Blinding Light, which is a repositioning tool. Yes. So let's look at mid lane, in-alive si Topson. Okay, out na. Tsaka ano din, yung Blinding Light kasi dati, mas prefer ko ngayong Keeper of the Light ngayon kasi yung Blinding Light dati walang damage, di ba? Parang mist lang, ganun lang. Mist, tapos sa level 6 pa niya makukuha pag kinuha pa niya yung gold. Yes. Ngayon, pwede mo nang makapatay ka na ng hero kasi masakit din eh. Ayun o.
Sa akin, hindi lang 200 yun. damage Dahil, din. Dahil si Kot, yung chakra magic ngayon, wala nang mana. Pinapababa pa niya yung cooldown ng blinding light. So, spam lang ng spam si Nautil. Ay, wait, wala na palang... Ah, okay. Wala na siyang mana cost. So, libre na siya parati. Oh. Binuff talaga si Keeper of the Light, eh. Kala ko may ano pa rin, konting mana cost pa rin. Pero wala na din pala. Pangit ko, tol. Bawal na double. Hindi, madayan yun man kasi talaga yun eh. Kadiri kaya yun. Kung nakalaban nyo ba sa MMR yun, pre, umiyak nga ako eh. Alam mo yun, yung pag nag-refresher yung Keeper of the Light, wala lang. Naiyak na lang ako sa Gedli. Kasi wala. Saka feel ko rin, hindi naman talaga yun yung parang plano nila doon eh. Parang hindi nila in-expect na pwede pala yun. Yes. So... Parang, ba't pa tayo magba-black hole kung meron pa na tayong ganyan? Yung double blinding. True. True. Sino po nanalo game 3 sa secret? Ha? Game 3? Game 2? Walang game 3. Best of 2 lang lahat ng ESL. Kasi nasa group stage pa tayo, guys. Later. Pagka ano. Later pagka tawag niyan. Pag nasa upper bracket, lower bracket na. Dun na lang magkakaroon ng mga game 1, 2, 3. For now, best of 2 pa lang lahat ng games. So, napaka passive ng laning phase na to. 8 minutes, 4 kills pa lang tayo from across both teams. Tapos pag-usapan natin, I think yung CK, magmamaydas yata tong CK, tama ba? Magmamaydas, yan, magmamaydas siya. So this is a Midas patch, kasi binuff si Midas. Ni-nerf na siya ngayon, pero malakas pa rin. Gives a hero 40 attack speed, at the same time 180 gold every 90 seconds. So given the pacing of the game, tignan mo, 8 minutes into the game, wala pa ring towers na nababasag. So very slow na yung pacing ng game natin. Oo, tsaka yun din nakikita ko eh. Halos lahat nagmamidas, mapa mid carry or off lane, nagmamidas talaga. So, I don't know, yun talaga yung uso. Kahit sino pa eh, kahit nga Juggernaut, di na nag-midas na lang eh. So, goods nga din talaga, isa yun sa mga... meta items. Pati yung life stealer natin going for a Midas. Oh. So, yung mga staple Midas users, usually mga strength heroes at saka si Ursa gumagamit ng Midas. Juggernaut pack nga nagma-Midas eh. Yan. Oops. Erafo Ninja na ko, but at blinding light kaso matatamaan pa rin, pero that open wounds makakapag-back ata si Erafo Ninja dito. Wala na siyang kamana-mana, pero andito na si Jirak. Kaso mag-range si ITW at tumalon na nga yung Unggoy, pre, pero andito na nga yung Coil. Topson with a blade, pero mapuputol pa kaso mamamatay pa rin dito si Jirak, killed by FNG at mahihil si Razor because of that healing ward from the Juggernaut. Ayan, nakasunod sa kanya. Oops, pero sa top lane ako. Napatay din pala si Seb doon. So yun na nga yung parang design ng lane nila na once na may levels tong CK, kaya niyang i-dive yung Enigma anytime. Yes, naligo na ba kayo mga caster? Oo naman. Ano ka ba? Fresh na fresh kami. Yan, so... Ayan na nga, Midas na. And I think yung nakikita ko dito sa Chaos Knight na offlane, Midas, after na Midas, mag-armlet, then rekta heart, ganyan. Tapos sobrang sakit na kahit ganun lang yung item niya, grabe. Tumatangke na ng kahit ano. So, kung tama ako, I think pag may armlet heart yata, 4k na HP ni CK. May level 20. 4k? May, What the heck? May talents kasi siya eh. May strength talent, saka... Yun, strength talent. 15 strength, saka all stats. So, nice rotation from ano doon, from OG. Na-secure nila yung kill carry Phoenix. Kaso, ang problema, nabibigyan nila ng space to yung Juggernaut to farm. At saka force them to rotate here kasi double card to. Wala na bang duration? Wala bang duration? Wala. Ah, okay. So, talagang life yan. So pag-usapan natin, actually itong buff ni Chen, pag ginamit mo on a creep, basta hindi hero, double yung damage buff. So nakikita mo yung damage nung cart, medyo extra. Ayun, ato? Oo, so double yung bonus niya pag nasa creep. So, two towers agad. Oh, lala, ang sakit. So 72. My gosh. Napala pag may Chen, it's the
ano, mas mabilis talaga kayo kumuha ng objective, pero ILTW with the rage and the TP na lang kasi wala din naman sila pang cancel. Ano ba to? Ah, okay. Shoutout kay Joseph Lee Razan and kay JB Liwag, what's up? But Gambit wants to take this, ayun. Hindi pala once, nakuha na talaga. Nakuha nila agad yung middle tower ng OG cause walang sakit kasi talaga nila mag-push eh. Saka medyo may dalawang immovable objects tong Gambit in the form of Razor at CJ. Naku, hindi pa tumama yung Boundary Strike pero that Will-O-Wisp na matatamaan pa nga dito si FNG pero nag-commit na and the Black Hole pa. Si Juggernaut pa yung pin-Black Hole nila kasi para hindi makawala kahit naka-Blade Fury ka pero that coil medyo kakapag-stay pa si FNG Alpha Ninja dito pero matatamaan naman si Keeper of the Light and I think 2 heroes down pa nga for OG. So Gambit lumalamang na sila talaga early game. Medyo na-sacrifice nila yung farm nung Jug dun sa laning phase pero nakinabang naman tong mid lane na Razor tsaka yung safe lane na CK. Yun, ginagamit nila yung lead na yun to win the team fights. Yes, and look at this Juggernaut. Midas na siya. And after that, maybe he wants to go to SNY siguro. Kasi yung nakikita ko pag nagba-Midas yung Juggernaut, SNY or maybe Manta. I don't know. Pero para sa'yo, ano mas maganda? Manta siguro because of the silence? Most likely, oh. Manta for the silence. Pantanggal rin nung blind, pantanggal nung slow. Para hindi nagagamit yung spin. Para hindi masyadong nagagamit yung spin. Para lang pantanggal ng debuff. Yan. So, ILTW. Oh my gosh, wala. Mag-rage. Mag-rage TP lang siya. Wala kasi talaga silang pampigil sa ganun eh. Rage TP. Wala. Wow. Kahit isa, wala silang pampigil. Para na lang kung magbabasher itong Juggernaut. Yun lang talaga. Actually, itong Enigma natin may Midas rin. So, apat na yung may Midas dito sa game. Lima yata? Apat, lima. Let's see. Lima. Lima. So, 5 Midas is in this game. So, yun nga, Midas meta tayo ngayon. Huwag niyong gagayahin sa... Huwag niyong gagayahin sa MMR, ha? Report ko kayo, eh. De joke lang. Yan. So, farm lang. Mabagal lang talaga yung pacing ng game na to. So, yung lifestealer natin, maghihintay for his Radiance, most likely. Tapos, ano pa? Yung Puck. Siguro yung Blink Yules. Veil, mga ganun. Enigma, Mech, BKB. So, itong Enigma natin going for BKB, Blink, saka 4 stuff. So, parang gusto niya yung sure na makaka-Black Hole. Ano nawala audio? Meron na... Pacheck nga, eh yung iba naka naririnig niyo ba kami? What's up? Hello? Akala ko tala 10 OG, wala pa 2-7 pa. Yan, pero mas malapit na nga yung Gambit Esports sa first 10 kills dito. So, yung mga kabado dyan, kabahan lang kayo onte. Wala pa naman ako ng coil! Nice try, dear. Tinip. Thank you so much, Kenneth Mamak, for the 100 stars. Actually, yung pinaka-concern ko lang for OG is that yung Monkey King pick nila, wala pa masyadong nagagawa. Pero, ito, si Jerox going for a Midas rin. So, that's gonna be the 6th Midas of this game. Ano ba yan? Sige, lahat na kayo mag-Midas kayo. Bahala kayo dyan. Kasi, since nag-Midas na din, so labanan na lang siguro sa late game dito. Ano? Patapot Ninja dito, mababasag na nga. So, wala nang tier 1 tower. Medyo mas lumamanga talaga. Uy, naku, tumalun pa si Jerax that Boundary Strike. Kaso, Apo Ninja, hindi lang mapuputol yung Static Link and one more hit from that Razor. Naku, naging puno, pero mamamatay ka pa rin. But, naku, TP out pack is here. The TP, walang pang cancel. And, yun, mabubuhay pa naman yung pack. But, I think pwede na ata mag-push dito sa mid or sa top yung ano eh. Kaya na nilang kunin yung tier 2 tower dito ng OG. So, ang biggest advantage ng OG actually is malakas yung wave clear nila. May wave clear sila in the form of the Kotel as also with the Puck. So, yung Puck cross map, nag-wave clear, may Boots of Travels ito actually. So, yung Kotel ult ginamit defensively
para lang makatakas si Nutil. So yan, bibigay nila yung tier 2 tower. Yes, and nagamit na din nila yung Will-O-Wisp doon. So I think pwedeng-pwede pa mag-push dito sa middle lane yung Gambit eh. Because they still have, yan oh, may mga ultimates pa kasi. Di pa nga nagagamit. So ang ginagawa na lang ng OG dito is they're making space for this life stealer na at least makakapag-radiant sa siya. Ang tagal pa radiance nito. Yes. Wala, ano pa eh, 1-6 pa lang yung pera niya dito eh. Okay pa for the relic, 3k pa siguro for the whole radiance. Uy. Pero dito sa middle lane, okay, hindi naman nila makikita si Nautil. Ano? Shoutout Renz, Gonzalez, Jason, Bartolome, hello, gamers for life. What's up? Uy, si Pac mabubuhay pa with that 160 HP. Hinabol, nag-commit na ng Phantasm si CK doon ah. Uy, naku, tinawag ni FNG yung carry nila, but no, hindi na nila ipupursue. At naku, makakuha ng DD, I think pwede pa ata sila mag-Roshan dito eh. Yan, so it. Itong jog natin going for a Mjolnir. So, males from Mjolnir. Hindi na niya tinuloy yung ano niya, no, yung Yasha. Yasha, diretsong Mjolnir siya. So Mjolnir actually one of the stronger items for Jug ngayon sa meta kasi yung attack speed na to namumultiply dati sa Omni Slash. So, sobrang lakas ng Omni Slash dati ni Jug. Basta may Mjolnir, may Butterfly, attack speed na item. Kaya pala, okay. Yan, pero oy, Topson is here pumasok. Pero naku, masastun pa. Pero nice bounce strike from the MK. Kaso mamamatay pa rin yung pack natin doon. And the dasak sobrang sakit pero naku, trying to steal the Roche, the Aegis, but Jirax naku, mamamatay pa nga ata dito and double kill for dasak pero andito, nagpop na yung itlog ni Mershon, ay, ano ba yung itlog ni Phoenix, but dasak with that Aegis. So, I think Seb already has the dagger, pero naku, mamamatay pa nga ata. At sinusunog yung uya nyo with that reality rift pa. And Dazak with the dominating streak. Grabe, tinip pa. Oo, sige. Gabi Gambit going for the 2-0 auto yung gusto nila dito. Ah. Ayaw nilang pasko rin yung OG, boy. Pero most likely, given that sila nakamide, matatagalin pa nila. Yes. Oy, Jirax, naku, nakakatalon. So, mas mag-break naman yung static link doon. Pero mag-ingat-ingat siya kasi may naka-shadow blade na CK. My gosh, sobrang sakit pa naman ito. At ayun na nga with the stun. At pero, nice dodge. Kaso, ma-reality. Masi-second skill pa rin siya ni Old Aki. But, Jirax, tumatakbo. Makakaabot ba yung 3-dance? At naku, makakatalon pa nga. And grabe, Jirax, with that place. Grabe, ha? Very well played kay Jirax. Yes. Though. Galing. Pero tingnan na, baka mahuli siya ng Razor. Hindi. Wala naman silang vision. Tapos siya magpapakulok. Naku, nagpaparamdam pa na andun siya. Nagamit na din naman pala ni Razor yung first skill niya. So, hindi naman siya makikita. So, Dasak, very confident this Juggernaut na mag-push lang na mag-push. Kasi, still has the Aegis eh. And he's going for the Butterfly. Next item niya. Aiming for that agility and the attack speed talaga. Para mas sumakit yung Omni Slash. Ano, benta naman? Di naman benta. Ano lang, parang ginalingan lang ng Gambit. Ganun. Tsaka lately parang nahihirapan din yung OG nung wala si Ana. I don't know. Magaling naman to si Lifestealer eh. Pero, iba pa rin talaga yun nung Ana. Yung inaanap pa nila yung style nila eh. Yes. Parang kaya try pa rin nila yung style with na parang pag si Ana yung nag-ano. Yung hindi na yun yung dapat style. Oh yes, pero naku, Will-O-Wisp that ah. Pero Chen will fall at naku, nag-commit na ng ultimate. Sino yun ah? Saan ka? Walang matatamaan. And, Chen
lang yung napatay nila, no, yung mga kinumit nilang skill. Coil lang naman. Grabe, wala pa rin Wukong's command, ah. Gerax, 100 gold away from his own Midas. Knife Stealer natin getting caught on. Grabe. Bakit alalim na? What are you doing there, boy? What can dun? Kasi feel ko kasi yung gambit na play sa side na ng yun na siguro yung parang safe spot. Pero makikita pa rin sila. Wow. Pa rin. So, lalong nade-delay yung radiance ng life. Yes, and no tail. Wala tamang... Farm lang siya dito sa taas. Uy, mag-ingat-ingat ka dyan. Alam ni FNG. Ay, hindi. So, magkakikita naman sila. Wala din naman pang cancel yung si Chen sa TP. Uy, pero sa bottom lane, my gosh, the damage from that CK. Grabe. Sakit. Kasi tingnan mo, Hex na ang naka-Q dito sa CK na to. So, parang instant disable na yung bubble niya. Lo. Meanwhile, stop. Ops on getting killed na naman ay Razor. Kaya ako ninja. Yes, and Gambit, they want to use this Aegis kasi sayang din. So, buyback from the puck. 14 seconds. Well, may black hole pa din naman yung enigma natin dito. So, tingnan natin. I don't know. I think madedef pa nila yung Barracks pero yung tier 3 wala na. Bigay na talaga to eh. Oh my gosh, nagpo-push na nga, namamatay pa rin yung MK sa top lane at dito sa middle lane ako, TP from Zep. And blink in from the puck pero wala siyang magagawa at magbe-blade fury, takbo lang yung juggernaut natin dito. So open na yung base ng OG and because of that, pwedeng-pwede nang basagin ng gambit yung mga shrines ng OG. Tagasan yung gambit. I think a Europe at Europe team. Malakas yung gambit. Marami namang malalakas ngayon, lalo na yung Chaos. Oops, pero makapag TP out pa si Thompson. Yan. So item check ulit tayo, guys. 24 minutes. Grabe, wala pa rin radiance, pero unti na lang din naman. Unti taste na lang magkaka-radiance natin si item. So on the side of OG, apat na Midas. Ayan. Kasi natatalo eh. Hindi, gusto nila late game. Kailangan nila pang habol. So kailangan nila ng pang catch up. Kasi medyo dangerous na mag-farm outside. So kailangan nila ng parang gold generation yun, yung Midas. So yun na yung Radiance ni Nyx on the way na sa career. Pero yun nga, tingnan natin if this Radiance will make an impact. Kasi medyo behind na sila ng 17k. Ako, sinusundan. At ayun, masastun pa nga po makukuha ng gamit yung ano natin dito pa, makakapag-rage pa naman at pumapalag pa yung lifestealer. Andito na din si Topson, pero isa lang yung matatamaan ng call. And nabligin ako, 3-man black hole from Zeb. Grabe, sobrang ganda. And nako, pero will-o-wisp pa. Kaso makapag-pop ng BKB and the Omni Slash and Zeb will fall. Kaso kahit sobrang ganda na black hole, walang ka-damage-damage yung OG natin dito. And two heroes down for OG. My gosh, well played from Zeb, but nakulangan talaga sila sa damage eh. So yun na, okay na yung setup. Kompleto na yun. Yes. Dreamman Black Hole, Cuddle Bolt, Dream Coil, Radiance ng Nikes. Pero kulang pa rin. Kasi yung 17, yung 20k gold lead na ngayon, parang yung items nila more than enough to tank the damage. Yes. And wala din kasi, yun, nag-Black Hole nga si Enigma. Nakita mo naman nag-Black Hole. Pero, di ba, walang nag-hit eh. Uy, naku! Oops, Jirax, matatama ng Spirit Vessel. At ako, sinusunog pa nga yung unggoy nito. And goodbye. Kahit maging puno ka, you will still die. So, I think eto na. Gambit. Mababasag na talaga nila yung mid barracks. Mahihirapan na din mag-defend yung OG dito because they don't have the black hole. They have the coil. Pero anong magagawa ng coil sa juggernaut na medyo masakit? Sakit ng juggernaut. Uy, hindi siya nag-butterfly. Nag-manta siya. Oops. Pero naku, mapapabalik. Pero tingnan natin kung mamamatay ba. Naku, si No-Till yung masastun. At pumasok na si Apo Ninja. Naku, dominating na. Pero buyback from the Keeper of the Light. Nag-pop na ng BKB si Razor. And 3-man coil. Pero Thompson, naku, bakit ka pumasok dyan, boy? Pwede ka bang mamatay? Wala ka na pang-out. At ayun na nga, Thompson. Face shift. Pero No-Till.
dahil yung pinalapit na Noldaki with that mega kill streak and die back pa nga yung Keeper of the Light and Gambit. They don't want to stop there. They just want to push. So nakuha na nila yung middle barracks. They want the bottom barracks as well. Let's see. Oh, Seb. Matagal pa yung black hole. Medyo mahirap tong hold na to kasi wala din yung mga holds ng OG. Yes. Ayun, pero blink in at nako. Pero naging baboy yung kuya mo at nako si... Nag-itlog naman yung ating immersion dito. Pero tingnan natin, nako! ILDW will fall. Nako, double kill pa nga with the Wicked Six. Si Dazak, buyback. Pero wala nang buyback. Si Nikes, Lifestealer and Puck dito. Pero tinatry pa ni Jerax Bositin. Pero wala ka na talagang magawa. And GG has been called by No Tail. Wala na sila. Wala na. Goodbye. So, napakaganda na game ng Gambit dito. Very methodical yung parang panalo niya. Small advantage, small advantage, small advantage. Push. Yes. Push on.